So, nakakatawa kasi pinakakalita yun. Umabot ko sa skin store, nakakasunod na ako sa kanila. So, thank you, brother. Medyo mahaba na yung pahinga ko kasama ngayon. Pagka-remintay natin yung manarinig. So, yeah, thank you so much for the experience. Ibang experience yung pagtanggal ng stress, guys. Parang sobrang yung freedom. Kapag nagbumotor ka, hawak mo lahat, yung gear, and etcetera sa motor. So, sobrang nakatulong sa akin, mentally, physically. And of course, with the people you love, your friends, and family, na rin na rin. Sobrang, hindi na namin kaya hindi magmotor na sa buong taon or bawat isang buwan na hindi kami magmotor na. Talagang kailangan na. Love it! Mukhang maraming kanso kami si Jaka, no? No party with our friends. Ayun po yung mga kasama namin kong motor, mga team building team. Si Jody, si Richie, si Guya Rani, Chong Yan. Ito naman si General. Ang magtataas ng universe. General. Para makita. Ayun, General. Bilang isang influencer, General Kamote. Come on, General. Tawag ka sa ating mga fans. There you go, General Kamote. General, bilang isang influencer at isang bahagi ng Team World Tech, ano ba ang pinaka-importante para sa iyo whenever there is a long ride? So, muna-muna, mabati ko muna ang mga boss natin na happy 50th dahil isang milestone buto sa buhay ng mga nagmo-monoshipo sa inyo. So, ngayon yung mahalaga is preparedness, mental and physical. Kasi ang pagdating sa mga long rides kasi minsan at madalas unexpected yung mga dadaanan mo. So, kailangan awet ka sa daan, kailangan alam mo yung precautionary measures para lagi kang safe. Yung lagi yung kasi kapag nag-rides kami nila Jack, may nangyong kami, pinag-ibig na rin sa gasoline station. So sabi ko, Jack, ano mo pang pag-ising? Eh, inom na yun. Hindi masasunod na mga tulungin. Thank you very much. Thank you. Next one, Gretchen. Okay, guys. Ikaw pala ay ambassador ng Philippine Motorcycle Tourism. Sa naman ng next destination po, at anong gusto mo ipagmalaki? Next destination namin ay Negros Loop this coming November 29. So, marami na po yung mga riders and nag-register. I-promote our local tourism. Sobrang astig ko mag-feel to be a woman on a motorcycle. Hindi po. Mga lalaki ang nag-intimidate. Bakit nag-inibak ba ito? Sobrang galing. Talaga? Ilang years ka na ba na nag-ride? I started riding since when I was 6 years old. So ilang years ka? Ilang years na in total? 21 years. Grabe. Ang galing. Oo. Ano pa yung siya? Bilang beginner. Pero sa safety? Safety, of course, wearing gears, helmet, gloves, and of course, kasi may tinatawag tayo, ano ang tunay na rider? Di ba? Ang tunay na rider, yun. Pero iba, ang tunay na rider, definition. Isa doon ay, wala yung sa sisi ng motor, sa laki ng motor, sa mahal ng motor, sa presyo, I mean sa presyo ng motor, nasa rider po yan kung sino at ano pa sa kasada. Bakit love the love mo itong pagmamotor? Bakit mo ninanaanan ng oras, ng panahon, ng buhay mo? Siyempre, parang siyempre na una ko na ito. Magpakadutro tayo, ano? Ganun. Bukan sa tira mo. Passion. No, but you are an inspiration. Just seeing the women. Parang maraming the ladies on the stage represent. Yung tanong ko, yung
Pancho tinatanong? Kasi ito talaga yung gusto kong tanongin eh. Totoo rin. Kamusta na ba ang gusto ko? Kamusta ka? Ay, we were good friends. And si Dominic, sabi kami ko parehala nito, no? Sa kotse. Saka sa umaga kay Gerda, magkasama pa kami nito. Pero ito, alakit ko ngayon yung whirlwind ng buhay mo. Kamusta ka naman? Okay mo na ko. Sige naman. Ano ba, binibigay sa'yo ng riding? Anong dulot sa'yo ng riding? Siyempre, masirap sa pakiramdam pagbigay ride na lalo sa amin, Team Gintek. And I've been doing this for, since 30 years old din ako. So, matagal na rin ako nagmamotor. And this year, kasama ko na rin sa Gintek ng Pilipinas kami. And this coming October, when punta kami ng Tacloban, then going to Jensen. Wow! Yeah. Anong mas gusto ko, kotse o motor? Motor talaga ako. Yung kotse, hindi... Wala. Hindi mas excited mo yung motor. Yung nabibigyan ng feeling ng motor. Hindi ba pa sabihin? Hindi kayo pinadhanan ng kotse? Ano? Titignan ko muna. Joke lang. Kasi naalala ko yung pinagong kotse, di ba? Yung parang kasama mo yung mga... Oo, yung family na to. Sa boss Iron Man. At hindi nag yung kasama mo noon. Saka yung Roll Monkeys. Siyempre. Okay, palakpakan natin ito si Dominic. Pero alam ko matagal-tagal na yung ano, yung sa mga ninyo ng Biltek. What is your message to this family? Siyempre, congratulations and happy 50th anniversary po sa Ultuli family and sa buong staff and crew ng Biltek. Congratulations po and happy 50th anniversary po sa inyo. And many years of us. Will we be seeing you in races? More rides to come? Marami pang rides. Actually, dahil lang pinaplano yung event. Itong itinigyan namin yung Philippine Duke. And nag-isipin kami magpunta ng ibang bansa with Team Biltek. So, marami pa kami gagawin. So, that's a resounding yes. Oo. Yan na talaga siya, ano? Tsaka grabe, pamatay ko siya, ano? Talagang karilista to. Napakahusay. Dominic Roque, part of Team Biltek. And finally, ito naman para sa ating bagong brand ambassador, Paolo. Asan? Go, Paolo! Makasama si Paolo! Go, Paolo! Alright, Paolo, ano ang nilalook forward mo na bilang pinakabagong member ng Team Wilde? Like I mentioned earlier, excited ako sa ride dahil nakikita ko nga yung mga posts niya pag nag-Philippine group sila. Pero syempre, pala ko rin siyang matapos someday. Hopefully this year, gamit yung mga bikes syempre ng Biltek. Yes! First, aside from that, also to promote not just the brand, but also to promote motorcycle safety to our riders. Nationwide. Siyempre, pag nakikita ng mga riders na sa iba't ibang bahagi ng lugar na geared up tayo properly para sa kalsada. Siyempre, sana maging ehempo tayo sa kanila. Diba? Doon pala, guaranteed na sa isang Paolo Avelino, safe ka. Wow! What's up? Pero ngayon, gusto ko kanyayahan ang lahat. Can we do a selfie, a Biltek selfie? Bilang magbibihira ng kanyang pagkakataon na magkakasama ang Team Biltek. Can you join us, the crowd?